Alright, so dito na tayo sa TMX 155 na hinatid mula mga Tarang Pangasinan. Kung naaalala nyo mga bro, yung in-upload natin sa ating reels, yung isang taon mahigit na na-stack, ito na siya. So assembly na natin. Okay, so sa left natin, itong bearing na to ay may sealed sa kabila, which is dalawang side bearing ng sigunyal may dalawang sealed, which is hindi dapat may sealed dun sa kabila. Dito lang dapat sa may left side crankshaft. Yan, yan lang dapat ang may seal sa tabi ng timing gear. Okay, papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit hindi tayo nagtatanggal ng seal ng bearing dyan sa may bandang left side crankshaft bearing. Okay, lagyan na natin itong original na gasket. Siyempre, as requested by bossing, dapat original. You know, original center gasket. Okay, takpan na natin to. Tapos, dun naman tayo sa bandang clutch side. Yun o, ang bilis. Nandito na tayo sa bandang clutch side. Nilagay na natin yung clutch housing, drive gear, oil pump gear, rotor oil pump. At ngayon, ilalagay na rin natin ulit yung side gasket. Siyempre, original din yan. Yan, side gasket. Yun. Okay, so habang tinatakpan natin to, ayan, tignan natin yung conversion natin to 200cc na TMX 125 Alpha. Okay, kasalukuyang binabaklas yung ating overhauling at conversion sa 200cc na TMX 125. Dito na tayo sa bandang timing gear. Okay, so dito tayo, ang sabi ko sa inyo, hindi tayo nagtatanggal ng sealed sa bearing ng sigunyal dito sa may bandang timing gear. Okay, anong purpose nito? Dahil may, bakit may sealed? Okay, so ang purpose niyan, halimbawa, dito sa may cylinder head, kapag nalagyan ng dumi, or kahit anong parts ng makina, halimbawa nag-weldingan sa may rocker arm, pag nalaglag yan dito sa may timing gear, hindi papasok doon sa may mismong sigunyal bearing. Yun ang purpose niyan, kaya may seal. Okay, para hindi palit bearing kapag nagkaroon ng problema pag may nalaglag na dumi or kahit anong nag-weldingan sa rocker arm or kahit anong dumi sa langis, at hindi siya papasok doon sa kanyang bearing mismo. Okay, maproprotektahan yung sigunyal bearing kapag may seal. Okay, sa kabila, walang seal para dire-diretso yung daloy ng lakis. Dito lang tayo may seal sa may bandang timing gear. Okay, at mas maganda rin kapag may seal dyan, medyo nababad ng konti yung timing gear. Okay, para mas smooth yung andar ng motor. Okay, yun ang purpose. At ilagay na natin yung timing gear. Kakabit lang natin dito, Skygo brand. Yan, yung iba ayaw nilang nagagamit ng Skygo, pero ako gustong gusto ko dahil subok ko na. Hindi ko sasabihin kung anong number. Baka magkaubusan na naman sa Skygo. Okay? Yan, shoutout Skygo Kamiling at Skygo Paniki. Alright? Oh, salpak na natin yung timing gear, tapos lagay natin yung black na original. Tapos, syempre, cam follower na original. 3950 cam follower pa lang, 3950 na, ayan o. Shoutout CAK Cycle Parts and Merchandise. Yan, balbula, dalawa, original, 1-1 isa. At syempre, yung kanyang balbula na ikabit na, nandun na sa, balbula na sa cylinder head na naikabit na original. Alright, salpak na natin yung mga natitirang parts at masasalpak na natin sa chassis. Alright, nailagay na natin yung timing gear natin mga bro at cam gear. So ang gagamitin natin cam gear pin ay yung stock niya. Yan, kung maganda pa naman at wala pa namang kanal yung yung cam gear pin dito sa may bandang ito, makikita nyo may kulay, may lamat, pero wala pang kanal. Oh, pantay na pantay pa, goods na goods pa. Pero kung may kanal na yan, papalitan na natin to. Pero ang gagamitin natin ito, itong stock pa rin niya. At kung magko-convert naman tayo sa 200cc mga kabro, halimbawa ito na bawasan na itong naburautan na natin to, ang gagamitin natin cam gear pin is mas maiksi dito sa stock. Kasi para hindi tumama yung sleeve ng black dito sa may dulo ng cam gear pin. Okay, kung hindi naman, all stock lang, mahaba pa rin ang gagamitin natin. Gamit natin Skygo na timing gear, pero ang gagamitin natin cam gear pin ay yung stock, yung original. Right? Sapak na natin yung black. Okay, so ito na yung original na cylinder block mga bro at cam follower na ikabit na natin. Ayan, napakakinis. Cam follower, 3950.
Yan, cylinder block original. Ito po yung mga pan mga bro, yung mga serial na pan niya dito sa may cylinder block ng original. Ayan, 155 cm. Ayan yung ako, yung serial niya, yung tatak niya. Hindi ko alam kung anong tatak yon. So kabit na natin tong cylinder block at buhay na natin tong makina. A few moments later. Alright, so nilagay na natin yung original na cylinder block, cam follower, at syempre pare, buksan mo ngayon po sarad na dalawa. 1-1 isa? Oo, oh, 1-1 isa yan pare. Original eh. Ano kaya ang klaseng pagkabakal yan? Hindi siya mismong bakal bro. Aloy. Aloy siya. Yan. Aloy. Okay. Kala ko yung ano? Pusrad. Original yan mga idol, mga kabro. T-Mex o, 1-1? 1-1. Sana all. Sana all, original. Sana all, may pang-pirin original. Okay, lagay na natin yung rocker arm. Alright, lagay na natin yung rocker arm. Whoop. Wop. Okay. Lagyan na natin yung mga tornilyo. One eternity later. Okay, mga kabro, tapos na natin yung TMX 155 from mga Tarim Pangasinan. Ayan, yung original lang black, cam follower, pushrod, balbula, piston ring. Yan yung nagkakahalaga ng 12,900 na. So, iba pa yung mga piyesang kinabit natin. Timing gear, mga gasket, mga oil seal. Yan. So, sa connecting rod, di tayo nagpapalit. Tsaka dalawang sigonyal bearing kasi goods pa naman yung mga yon. So far so good, goods pa. Bago pa yung sigonyal bearing niya, tinanggal lang natin yung isang seal dito. So, dun sa kabila, may seal. Okay. Sound check. Sound check, mga kabro. Yun o, wala pang tangke. Ano, mandar na. So, wala kasing gasolina mga kabro yung tangke niya. So hindi pa natin nilagyan dahil madumi. Hindi pa tayo nakabili. So nilagyan lang natin ng pondo itong kanyang carburetor. Ayos, mandar na mga kabro. Yung isang taon mahigit na na-stack from mga Tarim Pangasinan.